The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Children were brought to Jesus that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked them, but Jesus said, "Let the children come to me and do not prevent them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." After he placed his hands on them, he went away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. There was a story I heard from a priest about a family when he visited them before. Ang laman daw ng sala ay isang malaking imahin ng Christ the King yata, hindi ko po maalala na po. There's a big image, then the parents would say, "Ay, Father, dito kami nagtitipon-tipon. Every night, we gather as a family and we pray together." After several years, namatay yung nanay, naimbitahan uli si Father, at pagpasok ni Father sa bahay, ang nasa sala ay magandang malaking TV at yung magandang karaoke. Ano pa? Magandang videoke. At sabi ng anak, "Father, dito kami natitipon gabi-gabi." At sabi ni Father, "Nasaan na yung malaking santo dito?" "Ah, nandun na po sa may ilalim ng hagdanan. Tinabi na namin. Hindi na sila natitipon-tipon para magdasal, kundi mag-sing along. Ano po? At least natitipon-tipon pa. Di po ba, ano? Meron pong nag-post kanina, sabi niya, "Nanay," sabi niya, "hindi masisisi ang mga magulang kung ano ang kinabukasan ng kailang mga anak." At gusto kong mag-comment, gusto kong sabihin, kung mabuti kang magulang at ang iyong mga anak ay nagpariwara, hindi kanila pwedeng sisihin. The parents cannot be blamed if the parents have, in the very beginning, instituted what is right and they end up not necessarily good. But if the parents in the very beginning failed to institute to their children what is more important, then the becoming of their children, they are the one that will be blamed. Kung naalala po niyo yung pagbasa kung saan sinabi ng Diyos, pag mayroong kakapatid na may mali at hindi mo itinama at sila'y namatay, sa araw ng paghusga, kasama ka sa mananagot. Inuulit ko, sinabi ng Diyos na kung mayroong kakapatid na may ginagawang mali at hindi mo sila tinatama, pag sila'y namatay, sa araw ng paghusga, may pananagutan ka. Pero kung sila'y iyong itinama at hindi sila nagbago, sila'y namatay, sa araw ng paghusga, wala kang pananagutan. Kaya, yung sinasabing, "Am I my brother's keeper?" The answer is yes. The answer is yes. Especially the parents. You will be held accountable before God in the future of your children. Bakit mahalaga yon? Sa Ebanghelyo,
may mga batang lumalapit sa Diyos. Tandaan po ninyo ito. Walang batang lalapit sa Diyos kung hindi nila nakikita sila mga magulang ng kanilang mga magulang ay lumalapit sa Diyos. Inuulit ko, hindi nyo hindi kayo makakaasa na mga bata ay lalapit sa Diyos kung ang kanilang mga magulang ay hindi lumalapit sa Diyos. I do not know if you know this study. If only the mother will go to church, only 1% of their children will go to church. If their father will go to church, 40% of their children will go to church. But if mother and father will go to church, 70% of their children will go to church. Ang laki ng pinagkaiba. Kaya kahit madasali ng nanay, hindi natin maasahan na ang inyong mga anak ay talagang magsisimba. Only 10%, 10%. But the influence of the father is very much bigger, 40%. But if the mother and father will work together, you will bring 70% of your children. Hindi naman sinabing 100%. Meron pa rin 30% na pasaway. Hindi po ba, no? Meron pa rin. Wala kayong magagawa doon sa 30%. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala doon. Ang alin? That in the very beginning, the father of the house must declare to their children, "As for me and my household, we will serve the Lord." It is very important that in the very beginning, the father has to decide and make a declaration, "As for me and my family, we will serve the Lord." My dear friends, my brothers and sisters, not serving the Lord is a plain and simple logic. If you are not with me together, you are against me and you scatter. Maliwanag po yun. Maliwanag po yun. Kaya nga, doon sa isang parokya na kung saan nag-anoint ako ng isang tendera, nakikita ko naman siya nagsisimba. Minsan, yung suot niya sa palengke, yung pa rin ang suot niya sa simbahan. Sumisingit lang siya. Pero nung siya in-anoint ko, umiiyak siya. Sabi ko, "Ba't ho kayo umiiyak, nanay?" Sabi niya, "Pag ako'y namatay, father, alam kong walang magdadasal para sa akin." Sabi ko, "Sobra naman. Pito itong anak ninyo. Pito itong yung mga anak ninyo." Anong sabi ng matanda? "Pito sila, father, pero hindi ko sila naturoang magsimba." Pito sila, father, pero hindi ko sila naturoang magsimba. Mothers, fathers, who do you expect to pray for you when you pass away, that even now your children don't go to Mass? Hello? It's good to ask the question, who do you expect to pray for you when you pass away, when your children don't go to Mass? Kanino iaasa? Di po ba? Kanino inaasa? Mababaong kayo sa limot kasama ng inyong paglibing. That is a sad reality. Inuulit ko, if the father will not declare that he and his family will serve the Lord, then do not expect that at the end, your children will come to church and pray for you. Amen. I receive a registered mail from a former ambassador, and I was struck
when the letter contains asking me that I will preside in one of his Novena Masses after his funeral. Sabi ko, ano ba naman ito? Nagre-request na ng misa sa patay para sa kanya. Nakalagay ako doon. Pang-apat na araw ako. Tinignan ko yung mga pangalan ng ibang pare. Kilala ko naman. Ano po? Isa doon si Bishop Song. So, tinext ko ang mabuting obispo. Sabi ko, natanggap ka ba na sulat na? No? Oo. Ba't kaya nagre-request na? Ang sagot lamang ay baka hindi na magandang pakiramdam. Lo and behold, I received a call from him asking if I received the letter, and I said yes. And may I ask why? And he said, I just want to make sure that I have masses after my death, after my funeral. I sabi ko, be assured that I will preside on your Novena Masses. Hindi na ako nagtanong kung bakit niya hiningi yung, bakit siya nag-request. After several months, namatay siya. Nandun kami lahat sa kanyang funeral mass. Nandun kami lahat. Ito ang malungkot na kwento. On the fourth day, I went to their house. The door was locked. And the servant said, bakit po? Ako po yung magmimisa ngayon para po sa kaluluwa ng Yumaong. At sabi ng katulong, wala pong misa. Wala pong misa. Sabi po ng anak, wala mga misa. So tinext ko si Bishop Sok, nagmisa ka ba? Wala, walang misa. Hindi nagpamisa mga anak. Misahan mo na lang. Malungkot na kwento yun, no? Sana hindi kayo ganon. Na ang anak ninyo magsasabing walang misa. Kung walang misa, sigurado ako, walang dalaw yun. Talagang mabubulok ka na sa sementeryo. But that is a sad reality. That's a sad reality. Parents, don't expect your children to pray if you will not decide to serve the Lord. Please, I never became a priest out of my own volition. Of course, it is a grace, but it is because of the prayer and example of my parents. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.